Nagulat ang CEO nang makita ang mukha ng bagong sekretarya dahil kahuwig nito ang nawawalang asawa. May mga masaswerteng tao na nahanap na nila ang taong para sa kanila. May mga taong patuloy na naghahanap at may iba na sumuko na. Pero yung pinakamasaklap ay yung nasa iyo na, pinakawalan mo pa. Ako nga pala si Alexa at ito ang kwento ng buhay ko. Look what you've done, Carmela! Sigaw ni Alexa sa kasambahay pagkatapos mabuhusan ito ng juice ang mamahaling damit. Sorry ma'am, hindi ko po sinasadya. Mangiyak-ngiyak na pagpapaliwanag ng maid. Alam mo ba Carmela, kulang ang buong taon na sahod mo para maipambayad sa damit kong to? Umalis ka na nga, sigaw ni Alexa. O ba't nagsisigaw ka, Han? What's the problem? Tanong ni Bruce, nakauuwi lang galing sa isang business meeting. Han, tignan mo ang ginawa ni Carmela sa damit ko. Binuhusan ng juice. Ang mahal-mahal nito eh, reklamo ni Alexa sa mister. Napabuntong hininga na nga lamang si Bruce dahil araw-araw ay laging may reklamo ang misis niya sa kanya. You can buy another one, hon, wika ni Bruce. Bakas ang pagkairita sa mukha nito. This is too expensive, hon. Palayasin na natin niyang si Carmela, pagmamaktol ni Alexa. Please shut up, Alexa, sigaw naman ni Bruce. Nabigla si Alexa sa reaksyon ni Bruce dahil ni minsan hindi nga siya napagtaasan ng boses nito. Iniisip nga na lang niya na baka pagod ang asawa kaya mas minabuti na nga lamang niyang manahimik na lang kaysa sabayan ng init ng ulo nito. Umakyat si Bruce sa kanilang kwarto. Wala pang isang oras ay sinundan na nga siya ni Alexa. Honister, any problem? Tanong ng babae sa mister. Napansin ni Alexa na halos isang buwan nang nanlalamig sa kanya si Bruce. Halos hindi na ito nakikipag-usap sa kanya. Madalas ay matutulog na nga agad dito pagkarating galing sa trabaho. Nung una inisip na nga lamang niya na baka marami lang itong inaalala patungkol sa kumpanya. Habang nakaupo si Bruce sa tabi ng kama, napansin ni Alexa na may hawak itong mga papel. I want an annulment. Sad nga ni Bruce habang inaabot ang papel sa misis. Hindi makapaniwala si Alexa sa narinig. Binasa nga niya ang annulment papers na ibinigay sa kanya ni Bruce at halos madurog ang puso niya. Ang ground sa nabanggit ay mental illness. Alam ni Alexa na may bad temper siya, pero sigurado siya na hindi siya mentally ill. What the? You're the one who's out of your mind, Bruce. Magpakatotoo ka. May iba ka na ba? Tanong nga ni Alexa sa mister. Oo, sagot ni Bruce. Pinigilan nga ni Alexa ang pagtulo ng mga luha niya, bagkus lumabas nga siya ng kwarto at malakas na idinabog ang pinto. Agad siyang bumabati na napang driver nila. Marco! Sigaw ni Alexa. Mabilis na tumungo ang driver sa amo niya. Bakit ma'am? Pagtataka ni Marco. Ihanda mo ang kotse, bilis. Rinig na rinig nga sa mansyon ang nangangalit na boses ni Alexa. Bumalik nga siya sa kwarto nila kung saan si Bruce. Hindi ito umalis sa kinuupuan. Agad na hinila ni Alexa ang maleta at inilagay ang mga mahalagang gamit. Sa loob-loob niya ay nais niyang pigilan siya ni Bruce. Ngunit nakatingin lamang ito sa kanya. Tumulo ang mga luha ni Alexa. I don't need to sign those papers, Bruce. I swear you'll never see me again. Sabi ng babae. I'm sorry, Alexa. Bulong ni Bruce. You should. Sagot naman ni Alexa bago umalis. Sa bawat paglayo ni Alexa kay Bruce ay tila nababasag ang puso niya. Aminado siya na hindi siya mabuting tao, lalo na sa mga nakakasalamuhan niya. Palibhasa ay spoiled brat. Nasanay nga siya na nakukuha lahat agad. Ngunit sa kabila nito, minahal niya ng lumos ang mister. Ilang offers na ang dumating sa kanya para i-pursue ang pagiging fashion designer sa Paris, ngunit tinanggihan niya lahat ng ito para hindi mawalay kay Bruce. Tinulungan niya rin ito sa real estate business nila. Malaki ang naging bahagi ni Alexa para maging CEO si Bruce, lalo pat siya ang unika iha ng multi-billionaire na si Philip Valdez. Gusto mang pagsalitaan ni Alexa si Bruce ng mga masasakit na salita ay hindi niya magawa. Ito ang kaisa-isang lalaki na minahal niya at kahit na gustong makipaghiwalay ni Bruce ay hindi niya kayang saktan ng mister. Narinig ni Bruce ang pag-alis ng sasakyan. May parte sa puso niya na gustong habulin ni si Alexa, ngunit ang isang parte ay ninanais na palayain siya. Hindi sinasadya ni Bruce na ma-inlove sa sekretary niyang si Michelle. Nahulog ang loob niya rito dahil lagi silang magkasama at lagi siyang inaasikaso nito. Alam ni Bruce na pinipilit ni Alexa na maging mabuting asawa, ngunit madalas ay inaasan niya kahit ang maliliit na bagay sa mga kasambahay nila. Maaga pang tumungo si Susan sa mansyon ng mga Montero. Nakita niya ang kanyang anak na si Bruce na nagkakape sa veranda at malalim ang iniisip. Did your wife sign the annulment papers? Tanong ni Susan sa anak.
Una pa lang ay hindi na nga sila magkasundo ni Alexa dahil hindi siya pinapakinggan nito. Alam rin ni Susan na may namamagitan kay Bruce at sa sekretary niyang si Michelle. Noma, she left. Sagot ni Bruce. Siguradong magagalit sa iyo si Philip at ang asawa niyang si Daniela pag nalaman nilang gusto mong makipaghiwalay kay Alexa. Ani ni Susan na may pangamba sa tinig. Alam niya kung ano ang pwedeng gawin ng mga Valdez laban sa kanila. Of course, ma. Naisip ko na rin yan pero ayoko nang magpanggap na okay kami ni Alexa. Believe me, I'm really tired. Sabi nga ni Bruce. Dati pa man sinasabi ko na sa'yo na hindi wife material yan si Alexa. Ni magtimpla nga ng kape, hindi marunong. I warned you but you didn't listen to me. Ani pa nga ni Susan. I was in love with her. At akala ko I can accept her for who she is and who she will be. May pagkadismaya sa boses ng lalaki. Nangyari na eh. Anyway, saan pumunta si Alexa? Tanong ng nanay nga nito. Kanino ko pa siya kinukontak pero hindi matawagan ng cellphone niya. Kilala mo naman si Alexa kapag nagagalit ma. Kung saan saan pumupunta at madalas ayaw magpahanap. Ika nga ni Bruce. But you must still look for her. Siguradong hahanapin niyo ng parents niya. I will ma. Bago pumunta si Bruce sa opisina, tinawag nga niya muna si Marco upang alamin kung saan ito hinatid si Alexa. Ay sir, binaba ko siya sa airport kagabi. Nung naibaba ko ang maleta niya, pinaalis na niya ako agad. Paliwanag nga ni Marco. Wala bang sinabi kung saan pupunta? Tanong pa nga ni Bruce. Wala sir eh, sa 5 taon nilang pagsasama, kabisado na nga ni Bruce ang ugali ni Alexa. Kapag nagagalit ito madalas ay bumabiyahe ang misis sa ibang bansa. Hindi ito tatawag o kukontak sa kahit sino at babalik pagkalipas ng ilang linggo kapag nahimasmasan na at lumamig ang ulo. Ngunit sa pagkakataong ito tila hindi mapalagay si Bruce. Tama bang naging desisyon ko? Tanong nga niya sa sarili. Kumikirot ang dibdib niya habang naiisip na kailanman ay hindi nga niya na makikita pa si Alexa. Halos 1 taon ang lumipas at walang naging balita kay Alexa. Nagdulit ito ng labis na kalungkutan kina Mr. and Mrs. Valdez. Isinisin nila lahat ng nangyari kay Bruce dahil sa pagkawala ng kanilang nag-iisang unika iha. Naapektuhan ang kalusugan ni Philip. Gusto sana ni Michelle na magsama sila ni Bruce sa iisang bubong ngunit tumanggi ang CEO. Hiniwalayan niya rin si Michelle pagkalipas ng 1 linggo na pagsasama. Narealize niya na si Alexa pa rin talaga ang mahal niya at infatuated lang siya sa sekretarya. Good thing wala namang nangyari sa kanila. Ngunit sa kabila ng paghihiwalay nila, kinukulit pa rin siya ni Michelle. Nag-resign na nga ito bilang sekretary, pero madalas itong pumupunta sa opisina niya. What are you doing here, Mitch? It's almost been a year. Move on. Naiinis nga na sabi ni Bruce sa ex. Don't tell me you still haven't gotten over your missing wife. Tanong nga ni Michelle. I don't want to talk about her, Mitch. Sagot naman ni Bruce. Araw-araw ay sinisisi ni Bruce ang kanyang sarili sa pagkawala ni Alexa. Ngunit hindi nawawala ang pag-asa niya na makikita niya ang asawa o babalik ito. Makakahingi siya ng sorry sa lahat ng mga sakit na dinulot niya. Na minsan talaga, nagkakaroon tayo ng mga desisyon na pinagsisisihan natin. Okay, I've heard that Celine resigned as your secretary. I'm planning to reapply. Sabi pa nga ni Michelle. Napailing na nga lamang ang lalaki. Too late. I'll be meeting my new secretary tomorrow. Sinabihan ko na rin ang HR department to choose someone new. As much as possible, dapat. Yung walang alam sa buhay ko, may pait na tono ni Bruce. Simula nang mawala si Alexa, naging main topic na ng mga marites ang buhay ni Bruce. Maraming nagsasabi na may kinalaman siya sa pagkawala ng asawa para maging malaya na nga siya. Napakasalan si Michelle. Hindi rin sila naniniwala na tuluyan nang naghiwalay ang dalawa dahil panay pa rin ang pagbisita ni Michelle. Kinaumagahan mainit ang ulo ni Bruce habang nagsasign ng mga papeles sa opisina. Napagalaman nga niya na ipupull out ng kanyang father-in-law lahat ng shares nito sa kumpanya. Pumasok ang bagong HR officer na si Amanda. Good morning Sir Bruce, your new secretary is here, sabi nga ni Amanda. Let her in. Tugon naman ni Bruce. Pumasok ang bagong secretary. Good morning Sir, nice to meet you. I'm Laura Martinez. Halos hindi makapaniwala si Bruce. Alexa? Sigaw niya sabay yakap sa dalaga. Sir, anong ginagawa niyo? Sabi ni Laura na pilit kumakawala sa pagkakayakap ni Bruce. Hinawakan ni Bruce ang mukha ni Laura. Where have you been, Alexa? Tanong nga ni Bruce. Sir, Laura po ang pangalan ko at hindi Alexa. Sabi ng bagong sekretary na mukhang naguguluhan sa mga nangyayari. Kamukhang kamukha ni Laura ang misis ni Bruce na si Alexa. Ngunit mas kayumanggi ang kutis nito at wala man lang makeup o kahit anong pagpaganda sa mukha.
Napakasimple lang din ito sa suot niyang long sleeves, black slacks at dull shoes. Tumingin si Bruce na may pagtataka kay Amanda. Naguguluhan sa mga nangyayari. "Sir, Laura Martinez po talaga ang pangalan niya. We've done a background check. Hindi po siya si Mama Lexa. Kahit na po kamukhang kamukha talaga niya." Pagpapaliwanag nga ni Amanda. "Pero magkamukha sila. As far as I know, Alexa doesn't have a twin sister." Giit ni Bruce. "Sir, tubong probinsya po ako. Nakaraang buwan lang po akong nakapunta rito sa syudad para ipagamot ang mister ko." Sabi nga ni Laura. "May asawa ka na?" Nakakunot noong tanong nga ni Bruce. "Opo sir, 3 taon na rin kaming kasal kaya imposible na ako ang nawawala niyong asawa." Sagot nga ni Laura. "Okay, I'll rest my case. You can start doing your job." Ani nga ng CEO. Lumabas naman si Amanda kasama si Laura. Sa kabila ng mga pagpapaliwanag ng bagong sekretary, hindi pa rin kumbinsido si Bruce na hindi ito ang asawa niya. Maaaring nagpapanggap lamang ito na ibang tao upang maghiganti sa kanya. Kaya naman napagdesisyon na ng lalaki na bantayan at obserbahan ang mga kilos nito. Pagkalipas ng ilang oras, pinindot ni Bruce ang button na nag-i-indicate na kailangan nga niya ng kanyang sekretary sa loob ng kanyang opisina. "Bakit po, Mr. Martinez?" Tanong nga ni Laura. "Ipagtimpla mo ako ng kape." Utos ng CEO, agad namang sumunod si Laura. Tumungo ito sa pantry at lumabas sa may daladalang kape. Pag inom ni Bruce ay nalasahan nga niya ang latak ng kape. Hindi brood ang kapeng sinerve sa kanya ni Laura. Napangiwi nga siya ng pait dito. "This isn't brood," komento ni Bruce. "Naku, pasensya na po sir. Hindi ko po kasi alam kung paano gamitin yung coffee maker eh. Wala kasing ganyan sa probinsya." Nahihiyang pagpapaliwanag nga ni Laura. Napaisip si Bruce. Mahilig sa brewed coffee si Alexa at minsan ito pa ang nagtitimpla ng kape niya. Lumakas ang patunay na si Laura ay hindi si Alexa. Ngunit naisip nga niya na baka nagkukunwari lang ito. Nagpanggap, nagalit si Bruce upang malaman ang reaksyon ng sekretary. "What a waste," sabi ni Bruce habang binubuhos ang kape sa sahig. Batid sa mukha ni Laura ang pagkagulat sa ginawa ng boss. Naghanap nga siya ng basahan sa loob ng opisina ngunit walang makita. Kinuha nga niya ang panyo sa kanyang bulsa at pinunasan ng sahig. "Sorry sir, hindi na po mauulit," ani nga ni Laura. "Hayaan mo na yan. Ang utility na ang bahalang maglinis niyan," sabi nga ni Bruce. Nagulat nga siya sa ginawa ni Laura. Kahit kailan ay hindi yun gagawin ng misis niya. Siguradong magagalit ito at makikipagtalo. Wala man lang siyang nakitang pagkainis sa mukha ni Laura, na natili itong kalmado. "Okay lang sir, dapat ay nagtanong ako sa inyo," ika nga ni Laura. Pagkatapos itong maglinis ay umalis na nga agad ito. Bigla namang pumasok ang kaibigan ni Bruce na si Andrew Lucena. Ito ang head ng finance department ng kumpanya. Gulat na gulat ang ekspresyon ng mukha nito. "Is that Alexa?" tanong ni Andrew kay Bruce. "No, that's Laura, my new secretary," sagot ni Bruce. "She looks exactly like Alexa, bro." Hindi pa rin makapaniwala si Andrew. "Ganyan din ang naging reaction ko nung una ko siyang nakita. But Amanda did the background check and she's not my missing wife. Siguro'y magkahawig lang talaga sila. Isa pa ibang-ibang ugali niya kay Alexa." Ani nga ng CEO habang sinusuri ang mga papel sa mesa niya. "Baka she's pretending to be another person para makapagiganti siya sa'yo," sabi nga ni Andrew. "I also thought of that. Pero mas magiging madali sa kanya ang maghiganti bilang Alexa. She has the power to do it with her money, influence, and connections. Ngayong sekretary lang siya. How can she harm me? It doesn't make sense," sagot naman ni Bruce. Napaisip naman ng malalim si Andrew at na-realize na may point naman ang kaibigan, kaya naman hindi na nga niya pinagpilitan pa na si Alexa nga ang bagong sekretary ng CEO. "Anyway, I have bad news. Our sales went down last quarter. Mr. Valdez is also about to pull out all of his shares in the company. It will be a great blow, Bruce," paliwanag ni Andrew habang umiiling ang ulo. "What do you think is the best solution?" tanong nga ni Bruce sa kaibigan. "I don't know if you would like my idea, but this is the best solution I have in mind." "What is it, Andrew?" Kumunot ang noon ni Andrew. "Convince your new secretary to pretend as Alexa. It would stop Philip from pulling out his shares from the company. Besides, baka makakatulong din sa kalusugan niya. It would only be for a while hanggang sa bumalik ng totoong Alexa." Suwestiyon nga ni Andrew. Napabuntong hininga si Bruce, hindi niya alam kung papayag si Laura. Ngunit ito lang ang tanging paraan para masalba ang kumpanya na itinayo nila ni Alexa. Maaga pa ay nasa opisina na nga si Laura. Inayos nito ang desk niya at inayos ang mga papel. Sa tuwing daraan nga siya,
ay lagi siyang pinagtitinginan ng ibang mga empleyado. Minsan ay nagbubulungan pa nga ang mga ito. Nasabi rin sa kanya ni Amanda na hawig nga niya ang nawawalang misis ng kanyang boss na si Bruce. Ngunit ipinaliwanag ni Laura na hindi siya yun at may mga papeles siya na magpapatunay na siya si Laura Martinez at hindi si Alexa Montero. Naputol ang pag-iisip ni Laura nang dumaan sa harap niya si Bruce. "Good morning, sir." "Bati nga," ng sekretarya. "Go to my office, I need to talk to you." Seryosong sabi nga ni Bruce. Grabe nga ang itsura nito at businesslike ang tono. Tumayo si Laura at sinundan si Bruce sa loob ng opisina niya. "Have a seat," utos nga nito. Pagkatapos maupo ni Laura ay naupo din si Bruce kaharap ng sekretarya. Seryoso ang mukha ni Bruce habang nakatitig kay Laura. Pakiramdam ng babae ay matutunaw nga siya sa matalim na tingin ng boss niya. "Laura, I need you to pretend as Alexa," ani nga ni Bruce. Kumunot nga ang noon ni Laura at naramdaman agad ni Bruce na tatanggihan ng sekretarya ang alok niya. "Before you make a decision, I want you to know that this is the only way to save this company. I'll give you $500,000 if you would agree. Or I can double it if I have to." Alok nga ni Bruce kay Laura. "Bigyan niyo po muna ako ng panahon para makapag-isip sa alok niyo. Bukas sa bukas magde-desisyon po ako." Sagot naman ni Laura. "Sige," ani ng CEO. Lumabas nga si Laura ng opisina na may agam-agam. Ayaw niyang magsinungaling at magpanggap ngunit malaki ang maitutulong ng pera para sa pagpapa-opera ng asawa niyang si Julius. Halos isang buwan na nga ang nakalipas, nadiskubre nga nila na may brain tumor si Julius, kaya naman napagdesisyon na nilang dalhin siya sa syudad upang magpagamot. Napilitan nga ring mag-apply si Laura bilang secretary dahil hindi sasapat ang kinikita nila sa gulayan para tustusan sa ospital ang bills ng mister. Ayaw man sana ni Julius na pagtrabahuin si Laura, ngunit wala naman itong magawa. Pagkuhan ay dumiretso na nga si Laura sa ospital kung saan nakakonfine si Julius. "Kamusta ang araw mo, mahal?" tanong nga ni Julius kay Laura. Hinawakan ni Laura ang kamay ni Julius at inilagay sa pisngi niya. "Okay naman, mahal," sagot ng babae. "Pasensya ka na at kinailangan mong magtrabaho," sabi pa nga ni Julius at malungkot ang mga mata nito. "Ano ka ba? Ayos lang, mahal. Sino pa ba ang magtutulungan kundi tayong dalawa lang? Nung nagka-amnesia ako, inalalayan mo rin naman ako. Nagtsaga ka sa akin at kahit wala akong matandaan, kahit sa mga gawaing bahay," sabi nga ni Laura. Napangiti na nga lamang si Julius sa sinabi ng misis niya. Lumapit naman ang doktor ni Julius kay Laura. "Mrs. Martinez, pwede ba kitang makausap?" tanong nga nito. "Po, Doc." Sinundan nga ni Laura ang doktor at hindi niya maitago ang pag-aalala sa kalagayan ng asawa niya. "Mrs. Martinez, kinakailangan maoperahan na nga sa madaling panahon ang asawa niyo. Baka hindi na natin maagapan pa ang sitwasyon niya kung patatagalin pa natin," sabi nga ng doktor. "Gagawan po ng paraan, Doc," sagot naman ni Laura. "Anong sabi sa iyo ng doktor?" tanong nga ni Julius. Ngumiti si Laura at piniling magsinungaling. "Konti na lang at makaka-recover ka na." Nabuhayan ng loob si Julius at hindi maitago ang saya sa mukha niya. "Buti naman, makakauwi na tayo sa probinsya." Hinawakan ni Laura ang kamay nito. "Oo, konting panahon na lang at makakabalik na tayo sa dati nating buhay." Kinabukasan pumasok si Laura sa opisina na may kaba sa dibdib. Tanging ang pagtanggap sa alok ni Bruce ang paraan upang mapa-opera niya si Julius. Pagkarating ng CEO sa opisina ay sumunod si Laura sa kanya. "Good morning, sir." Matamlay na bati ng babae kay Bruce. "Nakapag-desisyon ka na ba?" tanong nga ng boss niya. "Tinatanggap ko po ang alok niyo," sagot ni Laura. Napangiti si Bruce. "Good, I'll give the check to you this afternoon." "Salamat, sir," ani nga ng sekretarya. Paalis na nga sana si Laura nang hawakan ni Bruce ang braso niya. "Laura," saad nga ng lalaki. May lambing sa boses nito. "Ano po yun?" tanong naman ni Laura. "You have to live with me for a while," sagot ni Bruce. Nakaramdam ng matinding pag-aalinlangan si Laura at agad itong napansin ni Bruce. "I won't do anything to harm you." Walang nagawa si Laura kundi tumanguna nga lamang. Habang nasa desk siya, ay hindi nga niya maalis sa isip ang asawa niya. Siguradong pag nalaman ni Julius ang pinasok niya ay hindi ito papayag. Ngunit wala siyang maisip pang ibang paraan. Hindi alam ng mister niya na naipagbili nga niya ang bukid nila sa probinsya para mapagamot nga lang ito. Dahil walang kakilalang kamag-anak, walang ibang malapitan si Laura. Tinitigan nga niya ang wedding ring sa kamay niya. Kailangan niyang magpanggap bilang asawa ng ibang lalaki.
Tumulo ang luha niya. Ngunit agad niya itong pinunasan ng dumaan si Bruce. Okay ka lang? Tila nag-aalala ang tanong nga ng lalaki. Opo sir, sagot naman ni Laura. You'll be acting as my wife tomorrow. You don't have to call me sir or be polite. Anyway, kailangan mo nang ayusin ang mga gamit mo. I'll bring you to the mansion tonight, sabi nga ni Bruce. May pupuntahan lang ako sa ospital, sagot naman ni Laura. Sasamahan na lang kita, alok ni Bruce. Huwag na po, hindi alam ng asawa ko ang plano natin. May pag-aalala sa mukha ni Laura. I'll wait for you outside the hospital. Kailangan magkasama tayong darating sa mansyon, sabi nga ni Bruce. Dahil walang magawa, pumayag na nga lamang din si Laura bago maggabi ay inihatid ni Bruce ang sekretarya sa ospital. Agad namang tumungo sa loob ang babae, dala-dala ang cheque na nagkakahalaga ng kalahating milyon. Ipinangako din ni Bruce na dadagdagan niya pa ito pag natapos ng pagpapanggap nila. Napangiti nga si Julius nang makita ang asawa niya. Mahal, napaaga ang pagbisita mo, bati nga ng lalaki kay Laura. Umupo nga si Laura sa tabi ni Julius. Mahal, pasensya na kung hindi kita mababantayan ngayong gabi ah. May emergency kasi sa opisina eh. Pero pangako bukas na bukas sasamahan kita. Hinawakan nga ni Julius ang mukha ni Laura. Okay lang yon. Hinalikan nga ni Laura ang noon ng mister. Kung maaari lang ay ayaw nga niyang iwan ito, ngunit kailangan niyang tuparin ang kasunduan nila ni Bruce. Pagkalipas nga ng halos kalahating oras, nagpaalam na nga si Laura kay Julius. Pinuntahan niya rin ang doktor nito. Doc, operahan mo si Julius sa lalong madaling panahon. Sabi nga ni Laura habang inaabot dito ang hawak na cheque. I'll have him scheduled for surgery as soon as possible. Sabi naman ng doktor. Pagkarating sa kotse ay napansin ni Laura na nayamot nga si Bruce sa kahihintay. Pasensya na po, may kailangan lang ako si kasuhin sa ospital. Pagpapaliwanag nga ni Laura. Asawang baba ang pasyente? Tanong muli ni Bruce. Oo, maiksing sagot lamang ni Laura. Hanggat maaari ay ayaw niyang magkwento tungkol sa personal niyang buhay, lalo na sa patungkol sa kanilang mag-asawa. Napatingin si Bruce sa wedding ring ni Laura. I hate to say this, but you have to hide your wedding ring, ani nga ng lalaki. Napabuntong hininga na nga lamang si Laura habang inaalis ang wedding ring niya. Itinago nga niya ito sa hawak na bag. Tumungo ang dalawa sa nirerentahang bahay ni Laura. Is this your house, Laura? Tanong nga ni Bruce. Ah, nagre-rent lang po kami dito, sagot ng babae. Marami pang mas maayos na bahay na pwede niyong rentahan, komento naman ng CEO. Sa laki po ng gastos namin sa ospital, ito lang ang makakayanan namin sa ngayon, sabi nga ni Laura bago bumaba ng kotse. Agad na nakaramdam ng awa si Bruce sa sitwasyon ng sekretarya. Mas malaki pa ang banyo nila kumpara sa inuupahang bahay nito. Tagpi-tagpi din ang dingding. At may kalawang nga ang bubong. Tabi-tabi ang mga bahay. Hindi kakayanin ni Alexa na mamuhay sa ganitong lugar. Sinundan ni Bruce si Laura upang tulungan magligpit ng mga gamit. Pagpasok niya halos walang laman ang bahay kundi kama at lababo. Dapat hindi ka na sumunod. Nakakahiya naman sayo, sabi ni Laura sa CEO habang nililigpit niya ang mga gamit. Paano ka nakakatiis sa ganitong lugar? Sambit ni Bruce habang tinitignan ang paligid. Mumisi si Laura. Hindi naman ako mayaman para maginarte. Yan ang ba lahat ng gamit mo? Tanong nga ni Bruce nang makita na isang malaking backpack lang ang dala ni Laura. Oo, karamihan ng mga gamit namin na asawa ko nasa probinsya. Akala kasi namin makakauwi kami kaagad, sagot nga ng babae. Di bale, maraming mga damit si Alexa sa mansyon na pwede mong suotin, sabi nga ni Bruce. Nakarating sila sa mansyon at namangha si Laura sa laki nito. Mayroon pa nga itong malawak na hardin at swimming pool. Pagkababa ay agad silang sinalubong ng isang kasambahay. Gulat na gulat ito nang makita si Laura. Mama Alexa? Ako na pong magdadala ng bag niyo. Ani nga ng kasambahay na parang natatakot pa nga. Ako na lang, magaan lang naman to, sagot nga ng babae. Pero ma'am, pagpipilit nga ng kasambahay. Hayaan mo na siya Carmela, ihanda niyo na lang hapunan namin, utos nga ni Bruce. Nagmandali namang umalis si Carmela at ipinamalita nga ang nawawalang misis ni Bruce. Ibang-iba na si Ma'am Alexa, bumait na, kwento nga ni Carmela. Baka naman good mood lang, komento naman ni Sarah ang cook sa mansyon. Obserbahan na lang muna natin, dagdag naman ni Manang Ising. Pagpasok nga ni Laura sa kwarto nila ni Bruce, ay agad niyang napansin ang picture ni Alexa na nakalagay sa bedside table. Inilapag nga niya ang bag niya at kinuha ang picture frame. Kamukha ko nga siya, bulong ni Laura. Ngunit kahit magkamukha, pansin ni Laura ang pagiging elegante ni Alexa. Hinding-hindi siya nito mapapantayan. Lumapit nga si Bruce kay Laura at tinitigan
ang larawan ni Alexa. Walang araw na hindi ko pinagsisisihan ang pagkawala niya. Sabi nga ng lalaki, may pait sa boses ni Bruce at hindi maintindihan ni Laura kung bakit parang kinukurot ang puso niya. Napatingin nga siya kay Bruce at nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. Babalik rin siya, sabi ni Laura habang nilalapag ang picture frame sa lamesa. Anyway, magbalit ka na ng damit mo para makakain na tayo at makapagpahinga ka na, ani nga ni Bruce. Lumabas nga agad dito para makapagbihis na nga si Laura. Namangha ang babae sa laki ng kwarto nila. Nakita niya rin ang closet ni Alexa. Punong-puno ito ng mga mamahaling damit at mga alahas. Naunang bumaba si Bruce at sumunod naman si Laura. Hindi niya sinuot ang damit ni Alexa, bagkus nagsuot nga siya ng oversized na white t-shirt at pajama. Bakit ganyan ang suot mo, ma'am? Parang nakakapanibago. Di ba't mahilig ka sa branded? Bulong nga ni Carmela kay Manang Ising. Ano ka ba, Carmela? Lahat naman pwedeng magbago. Sagot nga ng matanda. Dalawa lang sila ni Bruce ang kakain ngunit napakaraming pagkain. Ang nasa harap nila, namangha si Laura ngunit may parte ng puso niya na nakokonsensya. Masarap ang kakainin niya habang ang asawa niya nagtitiis sa pagkain sa loob ng ospital. Pagkatapos kumain ay agad ngang umakyat si Laura sa kwarto. Sinundan naman siya ni Bruce. Bukas ipakikilala kita kina Daddy at Mommy. Ni Alexa, si Philip at si Diane. Ani nga ni Bruce. Hinihintay nitong mag-react si Laura ngunit nanatiling walang reaksyon ang kanyang mukha. Kailangan ba nating magtabi sa pagtulog? May pag-aalala sa tono ng boses ng babae. Ayaw mo ba? Tusong tanong nga ni Bruce. Namula ang mukha ni Laura. Pinapaalala ko lang sa'yo, Mr. Montero. May asawa na ako. Naiinis nga na sagot ng babae. Wala kang dapat ipag-alala. Hindi ako matutulog dito. Ani ni Bruce, kinuha nga niya ang susi ng kanyang sasakyan at umalis na. Nakahinga ng maluwag si Laura. Hanggat maaari ay ayaw niyang makatabi si Bruce. Alam niya na walang masamang intensyon sa kanya ang CEO. Ngunit natatakot nga siya na baka mahulog ang loob niya sa boss niya. Mahal niya si Julius. Ngunit hindi niya maibigay ang buong puso niya dito sa hindi malamang kadahilanan. Parang may kulang. Simula nang mawalan nga siya ng alaala, hindi niya pa naibibigay ang sarili niya sa asawa. Mapalad siya at niminsa ay hindi naman siya pinilit ni Julius na makipagsiping dito. Ngunit iba ang pakiramdam ni Laura kapag kasama si Bruce. Tila ligtas siya at walang kahit sino ang makakapanakit sa kanya. Dahil ba mayaman ito at makapangyarihan? O dahil kahit hindi pa man lubos na kilala ay pinagkakatiwalaan niya to? Narinig ni Laura ang mga chismis patungkol sa boss niya na may babae ito at may kinalaman sa pagkawala ng misis niya. Ngunit sa hindi malamang kadahilanan, hindi magawang maniwala ni Laura sa mga kwento at sabi-sabi na narinig sa opisina. Pagkapikit ni Laura ay agad siyang nakatulog. Minabuti ni Bruce na mag-hotel muna habang nasa mansyon si Laura. Hindi niya maiwasang manabik dito dahil kamukhang-kamukha ito ng asawa niya. Kahit magkaibang estado at pag-uugali, parehas sila ni Alexa na pinong-pino sa paggalaw. Natatakot siya na baka may magawa nga siya sa sekretarya na pagsisisihan niya sa huli. Sino ka ba talaga, Laura Martinez? Tanong nga ni Bruce, halos hindi siya makatulog sa kaiisip sa babae. Kinaumagahan ay laking gulat nga ng mga kasambahay nang makita si Laura sa kusina. Nagluluto ito ng agahan. Kahit na masama ang pakiramdam ay pinilit nga niyang bumangon upang makapagluto. Ito ang nakasanayan niyang buhay sa probinsya. Ma'am, kami na po dyan, sabi ni Carmela. Natatakot nga siya na baka palayasin na nga sila ng amo nilang babae. Kaya nagpapapractice na itong magluto. Ako na dito, Carmela. Baka magkasakit ako lalo pag hindi ako kumikilos-kilos dito sa mansyon. Ani nga ni Laura. Nagtinginan ng mga kasambahay. Dati-rati ay tila nagkakasakit nga si Alexa pag hindi nakapag-utos sa kanila. Ngunit ngayon ito ang nagluluto. Nagtataka sila kung anong nangyari dito. Niyaya din sila nitong kumain ngunit tinanggihan nila ang alok ng amo dahil baka sinusubok lang sila nito. Ma'am Alexa, may bisita po kayo, sabi nga ni Carmela sa amo. Sino daw, Carmela? Tanong ni Laura. Michelle daw po ang pangalan eh, sagot ng kasambahay. Narinig na nga ni Laura ang pangalang ito. Ngunit hindi lang niya matandaan kung saan. Nadatnan niya si Michelle na nakaupo sa sala. Naka-stretch coat ito, boots at red lipstick. Na-conscious si Laura sa suot na pajama at t-shirt.
So, totoo pala talagang bumalik ka na, Alexa. Sabi nga ni Michelle. Sorry miss, nagiging makakalimutin na kasi ako. And you are? Tanong ni Laura. Napangisi na nga lamang si Michelle. Talaga, Alexa, nakalimutan mo yung girlfriend ng asawa mo? Nagbanting ang tenga ni Laura. Bigla siyang nakaramdam ng pagkainis. Girlfriend? Ba't pinaganda mo pa ang term? Di ba kabit is the right word? Sambit nga ni Laura. Biglang hinila nga ni Michelle ang buhok ni Laura at sinabunutan nito. Gumante din si Laura at hinila ang buhok ng babae. Natumba sila sa sahig. Siyempre, kailangan maging palaban ni Laura. Bumalik ka na sa impyerno kung saan ka nagtago. Sigaw pa nga ni Michelle. Ikaw ang pumunta sa impyerno. Mga agaw ka ng asawa? Galit na bulyaw ni Laura. Halos hindi nga na malaman ng mga kasambahay ang gagawin nila. Mabuti na lang at dumating si Bruce at inawat ang dalawa. Bruce, sinaktan ako ni Alexa. Sumbong nga ni Michelle. Sinungaling ka? Depensa naman ni Laura. Please leave, Mitch. Matagal nang tapos ang namamagitan na sa ating dalawa. I don't want to see you anymore. Sigaw nga ni Bruce. Halos mangiyak-ngiyak si Michelle nang kinuha nga niya ang bag niya at umalis. Nakita ni Bruce na may mga kalmot si Laura sa katawan. Okay ka lang ba? Tanong nga ng lalaki. Okay lang. Bulong ni Laura. Halos natulala ito sa nangyari. Hindi siya mahilig pumatol sa away ngunit di niya maintindihan kung bakit kumulo ang dugo niya kay Michelle. Carmela, pakuha nga ng alcohol tsaka bulak. Utos nga ni Bruce sa kasambahay. Agad-agad namang sumunod si Carmela. Pagbalik niya ay daladala na nga niya ang alcohol at bulak. Ano ka ba, Bruce? Kalmot lang to, malayo sa bituka. Masyado kong nag-aalala. Sabi ni Laura habang dinadampian ng lalaki ng alkohol ang mga kalmot sa katawan niya. Ayokong nasasaktan ka, Alexa, lalo na kung akong dahilan. Sambit ni Bruce. Nagkatinginan silang dalawa. Naalala ng CEO ang pinangako niya kay Alexa bago sa ikinasal na kahit kailan hindi niya sasaktan ng asawa, isang pangako na hindi nga niya natupad. May naalala din si Laura sa mga binitawang salita ni Bruce, ngunit hindi niya maalala kung sinong nagsabi nito sa kanya. Sigurado nga siya na hindi si Julius ang nagsabi noon. Sumakit lalo ang ulo niya kakaisip. Pwede bang magpahinga muna ako sa kwarto? Sumasakit ang ulo ko. Paalam na nga lamang ni Laura kay Bruce. Sige. Sabi naman ng lalaki pagkaakyat ni Laura ay umalis si Bruce upang bilhan ito ng gamot. Tumuo naman si Laura sa kusina para kumuha ng tubig. Ma'am, okay ka lang ba? Tanong nga ni Carmela. Pansin na masama ang pakiramdam ng amo. Naubos ang lakas ko sa pakikipagrambulan kay Mitch. Kasi hindi ako sanay makipag-away. Sagot nga ni Laura. Napatawa si Carmela. Pasalamat nga si Ma'am Mitch dahil yun lang ang inabot niya sa inyo eh. Dati pag may pinagseselosan kayo, para kayong leon na mananakmal. Ganun ba talaga ako? Tanong nga ni Laura. Opo ma'am, hindi nga po namin maintindihan kung bakit kayo biglang bumait eh. Nag-retreat po ba kayo? Tanong nga ni Carmela. Pagkarating ni Bruce sa mansyon, ay agad niyang hinanap si Laura upang mapainom ito ng gamot. Carmela, saan si Alexa? Tanong nga ni Bruce. May pag-aalala sa mukha ni Carmela. Ay sir, nasa garden siya. Pagkalapag ng gamit, ay tumungo nga si Bruce sa garden. Nakita niyang busy si Laura habang nagbubungkal ng lupa. Akala ko ba masakit ang ulo mo? Ba't nandito ka? Dapat nagpapahinga ka sa kwarto. Inis nga na sabi ni Bruce. Halatang nag-aalala. Lalo akong magkakasakit pag tumambay ako doon. At isa pa, namiss ko din magtanim-tanim. Ito kasi ang hanap buhay naming mag-asawa. Paliwanag nga ni Laura. Napansin ni Bruce na namumutla si Laura. Hinawakan niya ang noon nito at halos mapaso ang balat niya. Ang taas ng lagnat mo! Sigaw nga ni Bruce. Okay lang ako. Pag binagpawisan ako, bababa rin to kaagad. Pagmamatigas naman ni Laura. Dahil ayaw niyang tumigil sa ginagawa, kinarga siya ni Bruce. Bruce, ano ba? Ibaba mo nga ako! Sigaw ni Laura. Kailangan mo magpahinga. Galit na sabi naman ng lalaki. Pagpasok nila ng mansyon, nagtataka ang mga kasambahay kung bakit karga-karga ni Bruce si Laura. Pagdating sa kwarto, ihiga sana ni Bruce si Laura sa kama ngunit na out of balance ang lalaki, kaya naman nadaganan nga niya ang sekretarya. Naramdaman ni Bruce ang init ng katawan ni Laura. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Laura. Sorry, hindi ko sinasadya. Sambit nga ni Bruce sabay alis sa pagdagan kay Laura. Iwan mo na nga ako, kaya ko ng sarili ko, sabi nga ng babae. Magpahinga ka na, bulong ni Bruce. Paglabas nga ni Bruce ang kwarto, hindi siya mapalagay.
Gusto niya sanang samahan si Laura ngunit siguradong maiilang lang sa kanya ang babae. Pagkalipas ng isang oras, sinilip nga niya ang kalagayan nito. Nakita nga niyang nanginginig si Laura dahil sa taas ng lagnat ito. Dadalhin kita sa ospital, sabi nga ni Bruce. Huwag, baka makita ako ni Julius, sigaw ni Laura. Kinontak nga ni Bruce ang private doctor nila pero hindi ito sumasagot. Tinawag nga niya si Carmela at inutusang kumuha ng maligamgam na tubig at sponge. Tinanggal ni Bruce ang pajama ni Laura para maayos niyang mapunasan ang katawan nito. Dahil sa sobrang sama ng pakiramdam, wala na nga ring magawa ang sekretarya. Bruce, bulong nga ni Laura. Magtiwala ka sa akin, wala akong masamang intensyon sa'yo, sabi naman ng lalaki. Unti-unting bumaba ang lagnat ni Laura. Pinagmasdan siya ni Bruce kahit sa pangangatawan ay parehas na parehas talaga sina Laura at Alexa. Hindi ka ba talaga si Alexa? Bulong nga ni Bruce habang nakatitig sa mukha ng natutulog na sekretarya. Nang maging maayos ng pakiramdam ni Laura, pinilit nga niya si Bruce na puntahan ang mga magulang ni Alexa. Hanggat maaari ay gusto nga niyang tapusin na ang kasunduan nila. Pumayag na nga lang din si Bruce dahil sa pangungulit ng babae. Malayong malayo ang taste si Laura sa fashion kung ikumpara kay Alexa. Kaya naman tumulong na nga lamang si Bruce sa pagpili ng susuotin nito. Sinuot niya ang paboritong blue dress ni Alexa, gayon din ang black heels nito. Naglagay lang si Laura ng konting kolorete sa mukha. Habang nagmamaneho, napasulyap si Bruce kay Laura. Hawig na hawig ito kay Alexa, lalo pa at suot nito ang paboritong damit ng asawa. Hindi rin ito talkative katulad ni Alexa. Tila laging may hesitation si Laura na mag-open up sa mga taong nasa paligid niya. Kung may pagkakapareho nga sila ng misis niya, yun ay ang trust issues nila. Bababa na nga sana si Bruce ng sasakyan nang biglang hinawakan ni Laura ang kamay niya. Saglit lang, sabi nga ng babae. Ramdam ni Bruce ang malamig na kamay ni Laura na nakahawak sa kanya. Kinakabahan ka ba? Masuyong tanong nga ni Bruce. Tumango lamang si Laura at namumutla ito sa nerbiyos. Hinawakan ni Bruce ang kamay niya. You'll be fine, aalalayan kita. Bumaba ang dalawa sa kotse at sinalubong sila ng mga maids. Nanlaki ang mga mata ng mga ito nang makita si Laura. Mama Alexa! Bulalas nga ng katulong. Tina, gusto naming makita si Dad, sabi nga ni Bruce. Mahigpit na ipinagbabawal ni Philip na papasukin si Bruce sa mansyon. Simula nang mawala ang anak nitong si Alexa, ilang beses na rin sinubukan ng lalaki na makausap ang matanda, ngunit nagmamatigas ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nagdalawang isip pa si Tina na papasukin sina Laura at Bruce. Halos na panganganga si Laura sa laki ng mansyon ng mga Valdez. Kung tutuusin, mas malaki pa ito kaysa sa mansyon ng mga Montero. Napagtanto nga niya na higit na mayaman ang pamilya ni Alexa kung ikukumpara kay Bruce. Nakasabit din ang mga naglalakihang larawan ang unika iha sa sala. Umakyat silang dalawa sa kwarto ni Philip kung saan siya nagpapagaling. Pagbukas ni Bruce ng pinto, agad na nagpakita nang galit si Diane, ang ina ni Alexa. What are you doing here? Sigaw ng mami ni Alexa. Call the guards, paalisin mo yan! Utos nga ni Philip. Sa inis niya ay napaupo nga siya sa kama. Tumayo siya para sugurin si Bruce ngunit pumasok si Laura sa kwarto. Dad! Ani nga ng babae. Nag-umpisa na nga ang pagpapanggap. Napahinto si Philip at hindi makapaniwala sa nakikita niya. Alexa, anak ko? Dali-daling niyakap ni Philip si Laura at umiyak ito. Where have you been, my daughter? Hagulgul nga ni Diane sabay yakap sa anak. Nadurog ang puso ni Laura dahil sa habag sa dalawang matanda. Napaluha nga siya dahil sa kalagayan nila. Sa isang iglap, tila lumakas ang pangangatawa ni Philip. Bumaba sila sa sala at nagplano nga si Diane ng malaking salo-salo para sa pagbabalik ng kanilang anak. Tahimik naman si Bruce na hindi pa rin pinapansin ng mga in-laws niya. San ka ba pumunta, iha? Halos isang taon kang nawala. Hindi mo lang alam kung gaano ako nag-alala sa'yo, sabi nga ni Philip. Sorry po, sagot na nga lamang ni Laura. Hindi niya alam kung anong idadahilan sa matanda. Hindi na rin inalam pa Philip ang nangyari sa anak. Ang mahalaga sa kanya ay nakabalik na nga ito. Napansin ni Laura ang lumang piano sa sala. Pamilyar ito sa kanya. Tumayo siya at pinagmasdan ito. Lumapit sa kanya si Philip. Gusto mo bang tumugtog, anak? Tanong nga ng matanda. Opo, sagot ni Laura. Umupo nga siya at sinimulang tumugtog ng isang pamilyar na awitin. Pinagmasdan siya ni Bruce. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha.
Ito ang awit na tinugtog ni Alexa sa araw ng kasal nila. Naalala niya ang mga panahon na nililigawan nga niya ito at ipinangako na mamahalin ng totoo. Pinili siya ni Alexa kahit noong mga panahon na yon ay simpleng empleyado pa lang siya sa kumpanya ng mga Valdez. Ipinaglaban siya ng asawa at kinalimutan ang mga pangarap nito para tuparin ang mga pangarap niya. Pagkatapos tumugtog ni Laura ay lubos-lubos ang tuwa ni Philip. Wala pa rin kupas ang galing mo, Alexa, sabi ng matanda. Salamat po, ani naman ni Laura. Tumingin si Laura sa relo niya. May pupuntahan po sana ako, babalik na lang po kami bukas sa party. Paalam nga ng babae. Nalungkot ang matanda. Ayaw mo bang dito ka na lang muna tumira kasama kami ng mommy mo? Tanong nga ni Philip. Napatingin si Laura kay Bruce. Kailangan ako ng asawa ko, Dad. Pagdadahilan na nga lamang ito. Napabuntong hininga si Philip at nirespeto ang desisyon ng babae. Pagkatapos magpaalam kay Philip at Diane ay umalis na nga ang mag-asawa. Darling, wala ka bang napapansin kay Alexa? Parang biglang bumait, marunong nang magsabi ng po at opo. Dati-rati kung kausapin niya tayo ay parang mga barkada niya lang. Puna nga ni Diane. Siguro ay mabuti din ang naidulot ng pagkawala niya, darling. Dahil naging mabuting tao siya. At isa pa ang mahalaga ay nakabalik na nga sa atin si Alexa. Sagot nga ni Philip. Pwede bang idaan mo ako sa ospital ngayon? Tanong ni Laura kay Bruce. Aaten pa tayo ng party bukas. Paalala naman ng CEO sa sekretarya. Kailangan kong puntahan si Julius. Ngayon ang operasyon niya. Hindi pwedeng wala ako sa tabi niya. Ani naman ni Laura. Patid ni Bruce ang pag-aalala sa mukha nito. Sige, idaraan kita doon. Sabi na nga lamang niya. Habang nagmamaneho na alala nga niya, ang tinutugtog ni Laura. San mo natutunan tugtugin yung piyesa na tinugtog mo kanina? Tanong nga ni Bruce kay Laura. Hindi ko matandaan kung saan ko narinig yung piyesa na yun eh, pero sa tuwing tinutugtog ko, gumagaan ang loob ko, sabi ni Laura. Pagdating nila sa ospital, nagmamadaling bumaba si Laura. Nakita niya si Julius sa kwarto nito, malungkot at malalim ang iniisip. Mahal, ang ganda mo, sabi ni Julius pagkakita nga kay Laura. Lumapit si Laura at hinawakan ang kamay ng asawa. Pasensya na at ngayon lang ako nakapagbisita, mahala. May mga bagay lang akong kailangang asikasuhin. Hinawakan ni Julius ang mukha ni Laura at tinitigan ito. Mulo ang luha ng lalaki. May problema ba? Tanong ni Laura. Masaya lang ako na nandito ka, Laura. Sabi nga nito habang pinupunasan ang mga luha niya. Pagtapos ng operasyon mo, magiging maayos na ulit ang lahat. Sabi nga ng babae. Hindi alam ni Laura na sinundan siya ni Bruce. Habang nakatingin ang CEO sa dalawa ay nakaramdam siya ng selos. Ipinaalala na nga lamang niya na hindi nga totoong si Alex sa si Laura at nagpapanggap lamang siya at hindi ito ang tunay niyang asawa. Napansin ni Laura si Bruce na nakatingin sa kanilang dalawa ni Julius. Agad siyang nag-alala dahil baka lumapit ito sa kanila at sabihin ng tungkol sa pagpapanggap niya. Siguradong mas gugustuhin ni Julius na mawala na nga lamang kaysa magpanggap siya bilang asawa ng ibang lalaki. Mag-CR lang ako ha. Babalik din ako agad. Paalam nga ni Laura kay Julius. Sige, sagot nga ng asawa. Pinuntahan ni Laura si Bruce at mabilis na hinila patungo sa lugar kung saan hindi sila makikita ni Julius. Ano ginagawa mo dito? Inis nga na sambit ni Laura. Mabang ikumpirma ko kung totoo ang mga sinasabi mo sa akin? Sabi nga ni Bruce. Hindi ka pa rin ba naniniwala na hindi ako si Alexa? Tanong nga ni Laura. Lumapit si Bruce kay Laura at tinignan ang mga mata ng babae. Tila nakatingin siya sa mga mata na nawawala niyang asawa. Dahan-dahan niyang hinalikan si Laura at niyakap. Nagulat si Laura sa ginawa ni Bruce. Gusto niyang itulak ito pero nanlambot ang buong katawan niya. Alam niyang mali pero may parte nga sa kanya. Sa puso niya na ayaw kong mawala sa mga bisig ni Bruce. Tumulo ang luha niya. Nang maalala niya si Julius, tinulak niya si Bruce. Huwag mo nang tangkain pang ulitin ang ginawa mo, Bruce, ha? Hindi nga ako si Alexa, hindi mo ako pagmamay-ari. Galit nga na sabi ni Laura at siya'y umalis na nga. Gustong pigilan ni Bruce si Laura ngunit ayaw niyang lumayo, lalo ang loob niya sa babae. Nang halikan ng babae na kumpirma niya na ito nga si Alexa, hindi niya makakalimutan ang lambot at init ng mga labi ng asawa niya. Aalamin ko ang katotohanan at ibabalik kita, Alexa. Bulong nga ni Bruce at pangako sa sarili. Nanatili si Laura sa ospital hanggang sa matapos ang operasyon ni Julius. Halos paggabi na nga nang bumalik si Laura sa mansyon ng mga Montero na salubong niya si Carmela. Nandito ba si Bruce? Tanong ni Laura.
Hindi niyo po ba siya kasama, ma'am? Hindi pa po siya nakakabalik simula nung umalis kayong dalawa eh. Pagtataka nga ng kasambahay nila. Nakahinga ng maluwag si Laura. Ayaw niyang makita o makausap muna si Bruce dahil na rin sa nangyari sa kanilang dalawa. Umakyat ang babae sa kwarto at nagbabad nga sa bathtub. Hinawakan niya ang labi niya at inalala ang paghalik ni Bruce. Ano pang nangyayari sa akin? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Dapat magalit ako kay Bruce pero bakit parang baliwala lang sa akin ang paghalik niya? At parang meron akong naaalala dahil sa halik na yon. Bulong nga ni Laura. Nakaramdam nga siya ng kaba. Dahil nga sa halik na yon. Ngunit nang halikan nga siya ni Bruce, wala siyang nararamdaman na kahit anumang takot. Parang ligtas siya sa bisig ng boss niya. Pagkatapos maligo ay isinuot nga ni Laura ang bathrobe at tumungo sa dressing room upang pumili ng damit na susuotin niya sa party. Dahil hindi alam, ang fashion style ni Alexa hinanap nga niya si Carmela. Carmela, pwede bang tulungan mo akong pumili ng damit na susuotin ko sa party? Tanong nga ni Laura. Nagulat nga si Carmela sa request ng amo. Dati-rati hindi ito humihingi ng opinyon ng iba, lalo na pagdating sa fashion dahil sa galing nito na pumili. Madalas pang ang nauo-cry ni Alexa ang mga suot nila. Napansin ni Laura na nagdadalawang isip ang kasambahay. Please Carmela, wala na akong oras pa para tumawag ng stylist. Kailangan ko ng tulong mo. Sabi nga ni Laura. Sige po ma'am, masayang sabi ng kasambahay. Excited siyang tulungan ang kanyang amo. Pinili nga ni Carmela ang mga damit na madalas na suotin ni Alexa. Siya rin ang nag-makeup at nagayos sa buhok ni Laura. May talento ka pala sa fashion. Puri nga ni Laura kay Carmela. Hinahangaan ko po talaga kayo pagdating sa fashion ma'am, kaya naman inaral ko kung paano kayo magayos. Sabi pa nga ng kasambahay. Salamat sa tulong mo Carmela. Ani ni Laura. Tinignan ni Laura ang relo at nagsimulang magalala. Alas 7 ang simula ng party ng mga Valdez pero wala pa rin si Bruce. 15 minutes na silang late. Napansin ni Carmela ang pag-alala sa mukha ni Laura. Ma'am, gusto niyo po bang tawagin ko ang driver para ihatid na lang kayo sa party? Tanong nga ni Carmela. Sige, pagsang-ayon na nga lamang ni Laura. Naunang bumaba si Carmela para tawagin ang driver. Mga ilang minuto lang ay sumunod na nga rin si Laura. Marco, ihatid mo muna si ma'am sa mansyon ng mga Valdez. Sabi nga ni Carmela. Ma'am Alexa, gulat nga na sabi ni Marco. Napansin ni Laura na namumutla at pinagpapawisan ng driver. Ah, oo nga pala. Hindi namin nasabi sa iyo na nakabalik na si Ma'am Alexa. Sabi ni Carmela kay Marco. Hindi maunawaan ni Laura pero nag-iba ang pakaramdam niya. Namumukaan niya si Marco, ngunit hindi niya maalala kung saan niya nakita ito. Nakaramdam siya ng takot at kaba habang nakatingin sa driver. Hihintayin ko na lang si Bruce, baka parating na rin siya. Sabi na nga lamang ni Laura at agad siyang pumasok sa kanyang kwarto. Pagkarating ni Bruce ay naabutan niya si Laura sa loob ng kwarto. Balisa ito at hindi mapalagay. Pasensya na at late ako. I need to settle something. You look worried. Is there any problem, Laura? Nag-aalalang tanong nga ni Bruce sa kanya. Wala. May sinusubukan lang akong alalahanin. Pumunta na tayo sa party. Baka nag-aalala na sina Mr. and Mrs. Valdez. Ani nga ni Laura. Agad itong umalis upang tumungo sa sasakyan. Sinundan siya ni Bruce habang nagdadrive. Napasulyap si Bruce sa sekretarya. You look beautiful tonight, Laura. Ani nga ng lalaki. Tinulungan akong magayos ni Carmela. Sagot ni Laura. Napangisi si Bruce. Carmela or maid? Oo. Malaki ang paghanga niya sa asawa mo pagdating sa fashion. Siguro'y napakagaling talaga ni Alexa. Sabi pa nga ni Laura. Napangiti si Bruce. Kung tinuloy lang ni Alexa ang career niya sa fashion, siguradong isa na siya sa mga sikat na fashion designers ngayon sa bansa. I encourage her to pursue her career in Paris, but she didn't want to. Baka naman ayaw lang niyang malayo sa'yo. Sabi nga ni Laura. Ganun na nga. Minahal din talaga ako ng misis ko ng sobra. Patanga ko lang talaga dahil huli na nang ma-realize ko kung gaano niya ako kamahal. Sa tingin mo ba mapapatawad pa ako ni Alex sa pagbalik niya? Tanong nga ni Bruce kay Laura. Hindi ko alam. Hindi ko naman lubos na kilala si Alexa. Sagot na nga lamang ni Laura. Pero parang nakaramdam siya ng kung ano. Pero kung ikaw si Alexa, mapapatawad mo ba ako? Nakatitig si Bruce sa mukha ni Laura. Naghihintay ng isasagot nito. Nakaramdam ng lungkot si Laura. Hindi niya mapaliwanag kung ba't tila kinukurot ang puso niya sa tanong ng lalaki. Oo naman Bruce, dahil lang totoong nagmamahal nagpapatawad. Ngumiti si Bruce, tila nabunutan ng tinik na bitbit niya
Simula nga lang nangyari sa kanila ng asawa. Pagdating sa party ay agad sinalubong ng mga tao si Laura at Bruce. Tuwang-tuwa naman si Mr. and Mrs. Valdez na makita nga si Laura. Pasensya na po na late kami, mommy at daddy. Sabi nga ni Laura sa dalawang matanda, "We're just glad you're here, iha." Masayang sabi ni Philip, "Darling, let me introduce you to some of our guests." Sabi ni Diane kay Laura. Hinawakan nito ang kamay ng babae at pinakilala sa ibang mga guests nila. Hindi katulad ni Alexa, sincere ang ngiti at pagbati ni Laura sa mga guests at hindi ito mataray. "She changed a lot," sabi ni Philip kay Bruce. "Yes, she did, Dad," sagot naman ni Bruce. "Take good care of my daughter this time, Bruce. Ayaw man kita para sa anak ko pero alang-alang sa kanya, tatanggapin ulit kita sa pamilya namin," sabi nga ni Philip. "Thank you for the second chance, Dad. This time, hindi ko nahahayaang mawala pa si Alexa," sagot nga ni Bruce sa father-in-law niya. Pagkatapos i-introduce ni Diane si Laura sa mga guests, lumapit nga si Bruce para mahiram ang babae. "Exhausted?" nakangiting tanong nga ni Bruce kay Laura. "Oo, hindi ako masyadong sanay sa maraming tao eh," sagot ni Laura. "Parehas kayo ni Alexa na mabilis madrain ng energy pagdating sa mga social gatherings. Gusto mo bang tumakas na?" Yaya nga ni Bruce. "Siguradong magagalit si Mr. and Mrs. Valdez," sabi naman ng babae. "They won't mind, Laura. Sanay na sila sa amin ni Alexa na tumatakas sa mga parties nila. Kung hindi tayo alis ngayon, you'll endure more hours of talking and entertaining the guests," pangumbinsi nga ni Bruce. "Sige na nga," sagot ni Laura. Patagong tumungo nga sina Laura at Bruce sa sasakyan. Akala ng sekretarya ay uuwi na nga sila sa mansyon pero pumunta sila sa tabing dagat. "Ba't nandito tayo?" tanong ni Laura kay Bruce. "Ang liwanag ng buwan at ng sasakyan lamang ang nagsisilbing ilaw. Madalas dito kami pumupunta ni Alexa sa tuwing tumatakas kami sa mga parties. Okay lang ba na kahit ngayon lang magpanggap kabilang siya? Namimiss ko na kasi ang Mrs. ko, Laura." Biglang tumulo ang luha ng CEO. Dahil sa awa sa lalaki, tumango si Laura at pumayag sa request ng boss. Kinuha ni Bruce ang dalang beer sa kotse at binigyan si Laura ng isang can. Umakyat nga sila sa bubong ng sasakyan at pinagmasa ng kalmadong dagat. "Bruce, sinubukan mo man lang bang hanapin si Alexa nang mawala siya?" tanong nga ni Laura. "Sa maniwala ka man o hindi, hinanap ko siya. Hanggang ngayon nga may mga investigator akong hinayar para hanapin siya," sagot nga ni Bruce. "Pero di ba mas magaan sa'yo kung wala siya? Magiging malaya ka nang makasama yung dati mong sekretarya. Umabot pala sa'yo yung kwento at patungkol sa amin ni Michelle. Ano mang namamagitan sa amin, tinapos ko na yon. Niwala ang nangyari sa amin dahil ang mahal ko naman talaga ay ang asawa ko. Siguro nagkaroon lang kami ng problema." "Bakit?" "Dahil sa'yo, Alexa." Hinalikan nga ni Bruce si Laura at niyakap ito. Walang magawa ang babae, tumulo ang mga luha niya. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa lungkot. Gusto niyang angkinin siya ni Bruce. Tanging kay Bruce niya lang kayang ibigay ang buong pagkataon niya. Nang nakahubad na nga si Laura, hindi siya nakaramdam ng hiya sa harap ng CEO sa hindi malamang dahilan. Batid niya sa puso niya na ito ang tunay na nagmamay-ari sa kanya. Pagkatapos siyang angkinin ni Bruce, matinding konsensya ang bumalot kay Laura. "Pwede mo ba akong ihatid sa ospital?" tanong nga ni Laura kay Bruce. Halos mangiyak-ngiyak ito dahil sa nagawang pagkakamali. Hinawakan ni Bruce ang mukha ng babae. "Laura, I'm sorry for putting you in this kind of misery. Hindi ko na kaya pang magpanggap bilang si Alexa. Hindi ako siya at kahit kailan hindi ako magiging siya. Babayaran ko na lang yung binayad mo sa akin. Gusto ko nang makasama ang asawa ko," sabi na nga lamang ni Laura habang tumutulo ang luha. Dahil pakiramdam niya, nagtaksil nga siya. Ayaw ni Bruce na pakawalan si Laura. Sigurado siyang ang babaeng ito ang nawawala niyang asawa. Ngunit habang wala pa nga siyang sapat na ebidensya, wala siyang karapatan na angkinin nito. Para kay Laura, si Julius pa rin ang asawa nito. Pinunasan nga ni Bruce ang mga luha ng babae. "You don't have to pay me, Laura. You have done enough. You can go." Mabigat man sa loob ni Bruce, wala siyang magawa. Hinatid na nga niya si Laura sa ospital. "Salamat," sabi nga ng babae bago tuluyang umalis upang puntahan ang asawa. Pagkaalis ni Laura, sinuntok ni Bruce ang steering wheel dahil sa sobrang galit at inis sa kanyang sarili. Nadatnan ni Laura na natutulog si Julius. Naging successful ang operation nito
Tumulo ang mga luha niya habang nakatingin sa asawa. Nagsisisi sa nagawa niyang pagtataksil dito. Nakagising nga si Julius at nakitang umiiyak si Laura. Mahal, bakit ka umiiyak? Nag-aalala ang tanong nga ng lalaki. Hinawakan ni Laura ang kamay ni Julius. Masaya lang ako na okay ang operasyon mo. Pagsisinungaling nga ni Laura. Ngumiti si Julius. Makakauwi na tayo sa probinsya. Oo mahal, sagot na nga lamang ni Laura. Maraming nagtataka sa muling pagkawala ni Alexa. Napakabigat kay Bruce ang bawat araw na wala si Laura. Halos 3 araw na nga silang hindi nagkikita. Pagdating sa opisina ay nandoon ang private investigator na hinahir niya para alamin lahat ang patungkol kay Julius. Sir, ito po ang pictures ng asawa ni Julius Martinez na si Laura Martinez. Sabi ng investigador, tinignan ni Bruce ang pictures at hindi ito ang Laura na nakilala niya. Halos 2 years na pong patay si Laura Martinez dahil sa komplikasyon sa panganganak. Nakaraang taon lang nang pumunta si Julius sa probinsya kasama ang isang babae. Iniwan nito ang dati niyang bahay. Malaki ang posibilidad na ang Laura na kasama niya ngayon ay ang nawawala niyo pong asawa ni si Alexa Montero. Paliwanag na ng investigador. Bakit walang maalala si Alexa? Tanong ni Bruce. Almost 1 year ago, may dinala sa ospital na Laura Martinez ang pangalan. Ayon sa medical records, nag-suffer ito ng brain injury resulting to dissociative amnesia. Bago pa man mawala ng alaala si Mama Alexa, baka may nangyari na sa kanya. Si Julius lang ang makakasagot nito, sir. Pagkatapos mapaliwanag ng investigador lahat, mabilis na pumunta si Bruce sa ospital kung saan na-confine si Julius. Where is Julius Martinez? Mariing tanong nga nito sa information desk. Ah, sir, kaka-discharge lang po niya kagabi. Sagot ng staff. Halos mawala ng pag-asa si Bruce sa narinig. Bumalik siya sa kotse, iniisip kung saan niya mahahanap si Alexa at si Julius. Naaalala nga niya na binanggit ng private investigator ang patungkol sa property ni Julius. Nagbabaka sakali siya na hindi pa sila makakauwi sa probinsya dahil magpapa-recover pa nga ito sa operasyon. Tinawagan niya ang investigator at inalamang property ni Julius. Hindi na kita hahayaan pang mawala, Alexa. Bulong nga ng lalaki. Inabot ng 2 oras ang lalaki sa pagmamaneho. Halos walang bahay sa lugar at puros gubat din. Ngunit agad niyang natuntun ang bahay nila Julius. Nasa labas si Alexa at naglalaban ng damit. Gusto niyang yakapin ito ng mahigpit ngunit kailangan niya munang malaman ang tunay na nangyari. Lumapit nga siya kay Alexa at bakas na bakas ang pagkagulat sa mukha nito. Bruce, ano ginagawa mo dito? Tanong ni Alexa. Kailangan kong makausap si Julius Martinez. Sagot ni Bruce habang pinipigilan ng galit. Anong kailangan mo sa asawa ko, Bruce? Akala ko ba pinapayagan mo na akong umalis? Sambit ng babae. Please, just let me speak to him. Pagmamatigas nga ng CEO. Walang nagawa si Alexa dahil tuloy-tuloy ito sa pagpasok sa bahay nila. Agad naman siyang sumunod kay Bruce. Sino ka? Julius kay Bruce. Nakaupo ito sa pagkainan at nagkakape. Itinapon ni Bruce ang mga larawan ng tunay na Laura Martinez sa mesa. Ako ang asawa ng babaeng kinidnap mo, sigaw ni Bruce. Namutla nga si Julius habang nakatingin sa mga larawan ng tunay niyang asawa. Julius, anong ibig sabihin nito? Tanong nga ni Laura. Sasabihin mo ang totoo, ipapadampot kita sa pulis dahil sa pagtatago mo sa asawa ko. Galit na sabi nga ni Bruce. Napabuntong hininga si Julius at walang nagawa kundi sabihin ang katotohanan. Ang totoo niyan, nakita ko ang asawa mo sa tabing ilog. May sugat siya sa ulo, may mga gasgas sa katawan, walang malay at punitang damit. Mabilis ko siyang dinala sa ospital dahil humihinga pa siya that time. Ilang araw siyang walang malay at nang magising siya, wala na siyang matatandaan. Sa ilang araw na inilagaan ko siya, naalala ko si Laura. Dahil hindi ko alam ang pagkatao niya, sinabi ko na lang sa kanya na siya si Laura Martinez. Naiiyak nga na kwento ni Julius. Halos mabaliw ako sa kakahanap kay Alexa. Pwede kang magsumbong sa pulis. Bakit hindi mo ginawa? Galit nga ng sigaw ni Bruce. Nahulog ang loob ko sa asawa mo. Hindi ko sinasadya. Sagot ni Julius. Pinagkatiwalaan kita, Julius. Paano mo nagawang magsinungaling sa akin? Sabi ni Alexa habang umiiyak. Patawarin mo ko. Bulong ni Julius. Halika na, Alexa. Sumama ka na sa akin. Sabi naman ni Bruce. Hindi ko siya pwedeng iwanan mag-isa dito, Bruce. Si Julius ang nagligtas ng buhay ko, giit ni Alexa. After what he did, galit na sigaw naman ni Bruce.
Nung mga panahon na nawawala ako, iba ang kasama mo, dapat bang maging masaya ako dahil nalaman ko na ako si Alexa? Nung makita ko yung picture sa kwarto natin, sumagi sa isip ko na baka ako nga ang nawawala mong asawa. Pero inalis ko sa isip ko yun dahil may tiwala ako kay Julius at isa pa ayokong maging si Alexa. Alexa, mahal kita, paliwanag ni Bruce. Kung talagang mahal mo ko, dapat ako lang, di ba? Malungkot nga na tanong ni Alexa. I'm sorry, hon. Pero maniwala ka man sa hindi, walang nangyari sa amin ng babaeng yun. Siya lang talaga yung naghabol sa akin ng paulit-ulit. Pero na-realize ko na ikaw lang talaga ang laman ng puso ko, sabi nga ni Bruce. Lumabas ng bahay si Alexa at mabilis na lumakad papalayo. Sinundan siya ni Bruce. Hon, please listen to me. Kung gusto mong makipaghiwalay sa akin, okay, fine. But I will never let you stay here, sabi nga ni Bruce. Huminto si Alexa sa paglalakad at hinarap ang asawa. Hayaan mo muna ako mapag-isa, Bruce. Gulong-gulo na ako. Huwag mo muna akong susundan. Babalik ako, kailangan ko lang mapag-isa at makapag-isip-isip. Pagmamakaawa nga ni Alexa. Nirespeto ni Bruce ang desisyon ni Alexa at tumigil ito sa pagsunod. Umaasa nga siya na babalik nga ang kanyang asawa. Habang naglalakad, may humintungan na sasakyan sa harap ni Alexa. Ito ang driver nila na si Marco. Ma'am, ano ginagawa niyo dito? Iahatid ko na po kayo sa mansyon, sabi nga ng driver kay Alexa. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Alexa. May bahay kasi ako dyan sa unahan, ma'am, sagot naman ni Marco. At doon naalala ni Alexa ang lahat. Pasakay na nga sana siya ng eroplano noon, ngunit nagbago ang isip niya sa kabila ng ginawang pagtatakwil sa kanya ni Bruce. Gusto niyang ayusin ang marriage nila. Tinawagan niya si Marco para sunduin siya sa airport. Dahil halos 2 taon na ang driver sa kanila, kaya naman may tiwala na nga siya dito. Marco, bakit ibang daan to? This is not the way to the mansion, sigaw naman ni Alexa. Matagal na kitang pinagdanasaan, Mama Alexa. Ngayon pagkakataon ko na naangkinin ka, sabi nga ni Marco. Napakunot noo nga si Alexa. What the hell are you saying? Stop the car, sigaw nga ni Alexa. Kumuha si Marco ng kung ano. Titigil ka? Malilintikan ka, sigaw nga ng driver. Nanginig ang buong katawan ni Alexa sa takot. Hindi niya alam kung paano siya makakatakas. Dahil nasa passenger seat, mas maliit ang tsansa na tumalon nga siya palabas. Sa bilis ng pagtakbo ng driver, siguradong mawawala nga siya pag nahulog siya sa sasakyan. Dinala ni Marco si Alexa sa isang lumang bahay. Nasa gitna ito ng kagubatan, kaya naman kahit sumigaw pa nga siya, tiyak na walang makakarinig sa kanya. Walang yaka? Pinagkatiwalaan ka namin ni Bruce. Sisiguraduhin ko mabubulok ka sa kulungan, sigaw nga ni Alexa. Yun ay kung makakatakas ka pa. Ngisi nga ni Marco nang makarating nga sila, itinulak ng driver si Alexa at pinilit na hubaran. Nagsisisigaw si Alexa pero sinuntok ni Marco ang sikmura niya. Halos mawalan siya ng malay, ngunit nakakita nga siya ng pagkakataon habang naguhubad si Marco ng pantalon nito. Nipa siya ni Alexa at dali-daling tumakbo palabas. Tumakbo si Alexa patungo sa kagubatan. Nasugatan siya ng mga matatalim na talahiban at mga sanga pero wala siyang pakialam. Narinig niya ang yapak ni Marco, galit na sinisigaw ng driver ang pangalan niya. Dahil walang makita sa sobrang dilim ng paligid, nahulog si Alexa sa bangin kung saan ang ibaba nito ay ilog. Tumama ang ulo niya sa bato at nawalan siya ng malay. Nang maalala lahat ni Alexa, halos manigas ang katawan niya sa takot. Ngunit nagawa nga niyang tumakbo papalayo kay Marco. Alexa! Galit na sigaw ng driver. Hinabol nga niya ang babae sa gubat. Dahil maliwanag pa ang kalangitan, kampante si Marco na mahanap niya si Alexa. Huwag ka nang magtago, Alexa. Siguraduhin kong hindi ka na makakatakas ulit. Patatahimikin na kita habang buhay. Nagtago nga si Alexa sa mahabang talahiban habang hawak-hawak ang isang makapal na kahoy. Nahihinig siya sa takot ngunit pinipilit nga niyang huwag gumawa ng ingay. Tumahimik ang paligid. Nakarinig si Alexa ng papalapit na yapak. Hindi niya alam kung kay Marco ito ibang tao. Alexa! Sigaw nga ni Bruce. Lang nakarinig si Alexa ng kung ano at putok nga yun. Bruce! Sigaw niya. Mabilis siyang tumakbo sa direksyon kung saan narinig nga niya ang putok. Nakita niya si Bruce na merong tama. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng asawa. Bruce, lumaban ka. Huwag mo akong iiwan. Samantala, di ba sabi ko sa'yo hindi ka na makakatakas ulit?
Nakangising sambit nga ni Marco habang may tinututok nga kay Alexa. Tumulo na lang ang luha ng babae. Hinahanda na nga ang sarili sa sasapitin niya. Bago pa man nga may putok nga ni Marco ay may pumalo nga sa ulo niya at nawalan siya ng malay. Julius! Sigaw ni Alexa. Dalhin natin ang asawa mo sa ospital. Sabi nga ni Julius habang binubuhat si Bruce. Tumulong nga din si Alexa sa kanya. Mabuti na lang at nadalan siya agad dito sa ospital. Sa ngayon, stable na ang lagay niya. Sabi nga ng doktor kay Alexa. Maraming salamat, Doc. Sabi ni Alexa sa doktor bago ito umalis. Naluha si Alexa habang nakatingin kay Bruce. Muntik na nga itong mawala sa kanya. Hinawakan niya ang kamay nito at hinalikan. Pumasok si Julius at tinawakan ang balikat ni Alexa. Alexa, magpapaalam na ako. Babalik na ako sa probinsya. Pasensya na sa nagawa ko. Pero gusto kong malaman mo na minahal kita. Pero alam ko na kailangan kitang i-let go dahil hindi talaga ikaw ang asawa ko. Tumayo nga si Alexa at niyakap si Julius. Dalawang beses mong niligtas ang buhay ko. Salamat. Napaiyak nga si Julius. Patawarin mo ulit ako kung nagsinungaling ako sa'yo. Pinunasan ni Alexa ang mga luha ni Julius. Pinapatawad na kita. Alam kong mabuti kang tao, Julius. Kaya pala wala kang kaalam-alam sa gawaing bahay. Prinsesa ka pala. Natatawang sabi nga ni Julius habang inaalala kung paano nasusunog ni Alexa ang ulam nila. Napangiti ang babae. Marami kang itinuro sa akin na kahit kailan hindi ko malilimutan. Tsaka nagbago rin ako dahil sa'yo. Kinuha ni Alexa ang dalawang envelope sa bag niya. Hindi man mababayaran ng kahit na anong halaga ang pagtulong mo sa akin. Sana tanggapin mo to. Ito ang titulo ng lupa na naisanglako nung nagpapagamot ka. Gamitin mo rin ang pera para makapagsimula ulit, Julius. Pero Alexa, alam mong hindi ko matatanggap to. Sabi nga ng lalaki. Alang-alang sa akin, please. Pangungumbinsi nga ni Alexa. Salamat. Hindi ko man naangkin ang puso mo. Masaya ako dahil naging parte ka ng buhay ko. Hinalikan ni Julius ang noon ng babae bago ito umalis. Hindi alam ni Alexa na nagising si Bruce at nakita ang lahat. Mahal mo ba siya? Tanong ni Bruce pagkaalis ni Julius. Lumapit si Alexa sa asawa. Mabuting tao si Julius. Niminsan hindi niya ako pinilit na mahalin siya. Inalagaan niya ako ng walang hinintay, nakapalit. Binago niya man ang pangalan ko pero tinanggap niya ako bilang ako. Sagot ni Alexa. Hindi sumagot si Bruce dahil alam nga niya kung saan papunta ang usapan nilang dalawa. Nagpatuloy si Alexa sa pagsasalita. Naalala ko ng lahat. Pati yung dahilan kung bakit ako umalis. You wanted an annulment. Unfortunately, we failed our marriage. Right now I'm worried because you may have fallen in love with Laura and not with Alexa. Napailing nga ang lalaki. I've been stupid, thinking na masaya ako sa ibang babae. But it was a huge mistake. I ignored the one who can love me the most. I'm sorry, Alexa, for hurting you. If you want to be with Julius, I'll let you go. You deserve someone better. Sabi pa nga ni Bruce. Tumalikod siya para hindi makita ni Alexa ang pagtulo ng luha niya. Sinubukan ko siyang mahalin, Bruce. Nakakalimot ang isip pero hindi ang puso. Ikaw pa rin ang mahal ko sa kabila ng mga nangyari. Sabi nga ni Alexa habang hawak-hawak ang kamay ng asawa. Pinapatawad mo na ba ako? Naluluhang sabi ni Bruce. Oo, Han. Sagot ni Alexa. Kahit masakit pa ang sugat, umupo si Bruce para mayakap at mahalikan ang asawa niya. Tumulo ang luha ni Alexa dahil tunay na nakabalik na nga si Bruce sa piling niya. Nahuli rin si Marco at hinarap ang patong-patong na kaso. Sinigurado ng mga mantero na pagbabayaran niya ang lahat ng mga naging kasalanan niya. Samantala bumalik si Julius sa probinsya. Hindi na nga siya nag-asawa pa at tinuring na malapit na kaibigan si Alexa at saka na rin si Bruce. Tuluyan na nga rin lumayo si Michelle kay Bruce. Naging maayos na rin ang pakikitungo ni Alexa sa mga taong nakakasalamuhan niya. Pagkalipas nga ng dalawang taon, nagkaroon ng kambal na anak sina Bruce at Alexa. Buti naman at binigyan mo ako ng mga apo. Sabi nga ni Philip habang karga-karga ang isang buwan na sanggol na si Bea. Oo nga, akala namin hindi na namin makikita ang mga apo namin sa inyo. Dagdag pa nga ni Diane
habang hinihele si Bruno. Nagtinginan nga sina Bruce at Alexa. Hinawakan ng CEO ang kamay ng asawa at tinignan ang napakagandang mukha nito. Pinangako niya sa sariling kahit kailan hindi nga niya bibitawan sa Alexa maging sino pa man siya. Napag-alaman nga rin nila na kaya nga ganoon ang ugali ni Alexa. Naging mainipin nga ang kanyang ulo dahil nagkaroon nga siya ng sakit at depression. At ang totoong ang ugali ni Alexa ay ang ugali nga ni Laura. Mas minahal pa nga nilang isa't isa dahil nga sa mga pagsubok. Nalaman ni Bruce kung gaano kahalaga si Alexa nang mawala ito sa kanya. Hindi niya napansin ang mga sakripisyo ni Alexa dahil mas nakatutok siya sa mga kamalian at pagkukulang nito. Kahit nawala ang alaala, mabuti na lamang at natatandaan pa rin ang puso ni Alexa kung sino ang tunay na nagmamay-ari nito. At dahil sa pag-ibig niya kay Bruce, nagawa niyang magpatawad. Ang tunay na pagmamahal ay may kaakibat na pagtanggap sa tuwing may kamalian o pagkukulang ang isa sa mag-asawa. Ang paghahanap ng mas mabuting partner ay hindi solusyon. Dapat magtulungan ang bawat isa upang tumibay pa ang pagsasama at mas maging masaya ang pamilya. Namuhay nga sila ng masaya at tahimik. Pagkatapos nga lahat ng mga unos at pagsubok na naranasan nila, mas pinagtibay pa nga sila. At dito na nga po nagtatapos ang kakaibang kwentong pagmamahalan ni na Bruce at Alexa. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Rex Roy, Gloria Escobar, Renato, Teresita Schmid, Helen Murillo, Romana Gorospe, Robski Sunyo, Augustus Rafanan, Ning Rafanan, Lucivimienda Vergara, Salve, Raquel Magno, Fenovares, Nanita Nolasco, Maria Girly Gakutan, Melda Forteza, Erlinda Gabriel, Erlinda Chong, Arcel Huntilla, Juliet Mercadal, Heidi, Sera, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.